istorbo kita, bumalik ka na ron. Asan ka naman makaka-istorbo? Aminin mo na nagsiselos ka, hindi ba? Well, hindi naman date ito. Don't worry, it's okay. Kahit sino pwede mo isa'yo, wala kang marinig sa akin, Renata. Ipapakilala kita sa kanya. What for? Hindi na kailangan yun. Lorenzo, this is Roberto Duval Jr. Mahilig siya magtango tulad ng daddy niya, Lorenzo Uribe, the owner of Uribe Real Estate. Nice to meet you. The pleasure is all mine. Pati hindi na lang tayo uminom. Malamang marami kang itatanong. Maupo ka. Hindi, salamat na lang. Ano ba talagang kailangan mo sa pamilya ko? Ang magaling na asawa mo lang ang may atraso. Hindi, pinadalhan mo ng korona ng patay ang anak ko, kaya hindi lang asawa ko ang gusto mong saktan, kundi buong pamilya ko. Bakit ng asawa mong yun ang kawawa kong anak, kaya siya napahamak? Pagkatapos, ibinasura. Hindi totoo yan. Pinili lang niya ang pamilya niya, at yun ang tamang gawin. Ano bang pinili? Kinuha niya ang anak ko, tapos sinuli. Ano ba siya, nasa palengke? Hindi karne ang anak ko. Wala akong sinabing ganon, pero malino na hindi to kasalanan ng asawa ko. Kasalanan ng asawa mo, kaya patay na si Maria ngayon. Bakit niyo nasabi yun? Dahil namatay siya sa pagmamahal. Pero 20 years na nang mangyari yun. May dahilan kung bakit tayo nagkita, kung bakit niyo pinadala yung korona ng patay. Nagmamakaawa ko, anong bang kailangan niyo? Sabihin niyo na sa akin kung anong dahilan ninyo. May nangyari na sa inyo? Wala, wala pa, pero malapit na. Nahulog na siya sa akin, ako na lang ang laging yaman ng isip niya. Huwag kang pa kasi siguro kung wala pang nangyayari sa inyo. Pero hindi magtatagal, magtatagumpay na ako, babagsak rin si Lorenzo. Ngayon lang kayo nagpakita pagkatapos ng maraming taon. Sabihin niyo, ano bang dahilan? Kinuha ng asawa mo ang anak ko. Ang nag-iisa kong anak. Hindi ko makakalimutan yon. Hindi mapawi ang sakit. Hindi kahit kailan. Meron kayong ibang motibo. Ang alam ko, meron din kayong lalaking wala apo. Wala akong lalaking apo! Hindi ko alam kung sino nang sabi, pero hindi ko sa sinabi niya. Ay, tangan o, bumalis ka sa pamamahay ko ngayon din. Please, huwag niyo akong paalisin. Nahihirapan na ako sa mga nangyayari ngayon. Sabihin niyo na sa akin ang lahat ng sinabi alam ninyo. Sinabi ko ng lahat ng dapat mong malaman. Umalis ka na. Napakatanda ko na. Sawang-sawa na ako sa problema. Umalis ka lang. Magandang investment ang Madero Sur Project. Very promising. Yes, mukhang interesting. Sa ngayon, mahirap nang sumugal sa ibang real estate projects. Pero iba nga to. Well, bisitahin mo kami sa company para naman makita mo ang complete presentation. Sure. Sayang, gabi na ngayon. Pwede sana tayong pumunta sa actual site. Malapit lang yun. Yes, maybe some other time. Meron din akong ibang commitment ngayong gabi. Sayang. Actually, gusto kong pumunta ron kasama ka. Meron pa namang ibang pagkakataon. Well, it was nice meeting you. Aasahan ko ang pagbisita mo. Yes, I'm here. Siguro, yung sekretary ko na lang mag-arrange nun. Aasahan ko yan. Ikaw, kailan kaya kita makikita ulit? Pag pumunta ka sa office namin. You're one tough woman. Mabuti, alam mo. Ano, happy ka ba ron? You have no idea kung gaano ako kasaya. You're a genius, Renata. Ikaw ang pinakamasayang bagay na dumating sa buhay ko. Ang totoo, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. Parang meron akong magandang naisip.